Hello, good morning po. Johanna Magtupo. Puti ng background ko dito. Hindi ko lang saan ako magsasign. Ganito yan, guys. Pausapan natin yung sahod namin dito. Ano? Magkano ang sinasahod ng caregiver dito sa Taiwan? So, ang sinasahod namin, guys, ay nasa 17 NTS sa pera nila or 17 new Taiwan dollar. Kung sa piso naman yun, guys, nasa 28 or 29,000 pesos. So, sabi nila, nakakasave daw kami. Oo, guys, nakakasave kami. Gawa ng, syempre, pag home base caregiver ka, nandun na yung libre ka na ng bahay. Nasisave mo na din yung ano sa pagkain. Tsaka yung iban, guys, may mga personal things din kasi, mga personal expenses mo na binibili ka na din ng employer mo. Tapos yun, kaya malaki-laki ang nasisave namin kahit papaano kasi gawa ng mga personal expenses mo o personal pangalan mo, employer na ang nabili ng mga ganun. So, diba, mas nakakasave ka. Kasi meron din dito kasi, guys, na caregiver sa hospital base. Ang yung hospital naman yung base, hospital base naman, guys, ay siyempre sa kanila na lahat, nagbabay sila ng bahay, nabili sila ng pagkain nila. So yung advantage lang dito sa amin kasi nalilibre kami ng nalilibre kami lahat, pagkain, bahay at kung ano-ano pa. Tapos yung sabi nila nakakaipon kami. Oo, nakakaipon talaga kami kahit papaano. Kasi nga, hindi naman, tsaka hindi kami lagi nalabas. Yun, isa hindi kami lagi nalabas. Minsan lang din yung day off namin. So, diba, mas nakakasave ka kung hindi ka lagi nag-day off. Kasi pag lagi ka nag-day off, guys, magastos, bili ka ng bili. Siyempre, paano kaya nga naman tayo nandito para makapag-ipon, hindi para gumala at bumili na lang, bumili, diba? So yun, guys, malaki advantage pag nasa home base ka na caregiver kasi malaki ang naiipon mo. Ang sinasahod na talaga, guys, is 17,000 NTS or 28,000 pesos, diba? Tapos ang employer mo pa ang bibili ng mga expenses mo. So malaki yung tulong talaga yun, guys.